Inamin mismo ni Coach Tim Cone na nabigla rin po si Justin sa naging resulta ng kanyang test na ginawa ng ITA. Si RSA at MVP nagsanib pwersa para pag-usapan ang kinabukasan ng Gilas Pilipinas. Sa pagiging head coach, si Coach Tim Cone na ba ulit? Tutukan po natin yan. Pero bago yan, hihingi po tayo ng isang subscription sa lahat ng dumadaan sa ating munting channel. Kung nagugustuhan nyo ang ating palabas, kung medyo mabigat ang subscription, siguro kahit isang like at isang share na lang po yan, okay na po ako dyan. Maraming maraming salamat po. Sa isyong kinasasangkutan ngayon ni Justin Brownlee kung saan nagpositibo siya sa cannabis, iginiit po ni Coach Tim Cone na hindi ito performance enhancing drugs. Hindi rin daw kayang bitbitin umano ito ni Justin dito sa China. Paano nga ba niya idinitali ang lahat ng isyong yan? Ito po si Coach Tim sa report ni Richard D. ng The Manila Times. Hindi naman ito yung gamot na nagpapahusay sa player, hindi ba? Hindi siya isang PED o isang anabolic steroid o anumang bagay na nakakaapekto sa kanyang pagganap. Hindi niya kayang dalahin sa China yan. Malalagay siya sa alanganin. Pero ang isang bagay na iniisip kasi namin, meron na ito dati pa kasi sa pagkaintindi natin, nananatili ng matagal ang ganyang bagay sa kanyang sistema or sa sistema ng katawan ng tao. Obvious naman na hindi talaga madadala ni Brownlee sa China kasi bawan. Unlike doon sa US, legal po yon. Nagagamit po nila yon. So base na rin sa pag-analisa ni Coach Tim, maaaring nasa sistema na po ni Justin ng ganun substance dati pa. Kasi hindi basta-basta nawawala sa katawan ng isang tao yon. Anyway, andyan na po yan eh. Wala na talagang magagawa sila dyan kundi maghintay ng anumang hatol kay Justin. Para syempre, makapag-move on po sila sa hindi inaasahang pangyayari kay Justin matapos pong manalo ng ginto dito sa Asian Games. Walang dudang hindi inasahan ni Coach Tim ang mga nangyaring hindi maganda kay Justin matapos manalo ng gintong medalya. Kung si Coach Tim ang tatanungin natin, ano ang naging reaction ni Justin matapos niyang malamang positibo siya sa cannabis? Ito po si Coach Tim sa report na Rap Edwin Villanueva ng PhilStar. Nandiyan na yan eh, tapos na yan eh. Nagulat din siya of course si Justin. Pero nandun na yun, tapos na yun, hindi na natin maibabalik. Malinaw na natanggap na po nila ang lahat ng mga nangyaring hindi maganda. Tama lang yun kasi hindi sila makakamove forward kung iisipin pa rin po nila yun. Especially ngayon na nalalapit na po ang kanyang magiging depensa sa titulo pagpasok po ng 48 season ng PBA. Doon sa naging reaction ni Justin, hindi rin niya inasahan na gano'n ang mangyayari sa kanya. And siguro, kung alam niyang masisilip yun sa kanyang katawan matapos ang bakbakan, baka nagdeklara po sila na meron siyang tinake na gano'n. Kasi ayon na rin mismo kay Commissioner Nolly Iyala na iwasan po sana yan. Matapos ang matagumpay na pagkamada ng Gilas Pilipinas sa Asian Games, pinag-uusapan naman ngayon ang magiging galaw ng kuponan sa mga susunod na torneo. Ano nga ba ang mga detalye ng usapan dito? Tingnan po natin si Sir Jerry Ramos sa Spin. Kung ano ang naghihintay sa Gilas Pilipinas ay napag-usapan itong Biyernes ng gabi ng pangunahan ng dalawang sports patron ng bansa na sina Ramon S. Ang at Manny V. Pangilinan ang pagbibigay pugay sa kuponan ng muling umago ng basketball supremacy sa Asia para sa Pilipinas. Hindi natin alam kung ano mga susunod na plano ng dalawang bigating ninong ng sports sa bansa, di ba? Pero isa lang po malinaw dyan. May tinatahak na magandang landas ang Gilas Pilipinas ngayon kasi dalawa na po silang magtitimon dyan ngayon, di ba? Yung pagsasanib pwersa ni RSA at MVP, kakaiba po yun. Ibig sabihin nun, inspirado po silang gumawa muli ng kasaysayan sa mga susunod na torneo na sasalihan po ng kuponan ng Gilas Pilipinas. Sa nasaming pag-uusap na naganap kasama si RSA at MVP, present din po si Gilas Team Manager at kasalukuyang PBA Commissioner Willie Marcial. Kung siya ang tatanungin natin, ano ang napag-usapan sa nasabing gabi ng pagkupugay sa Gilas Pilipinas players? Ito po si Commissioner Willie sa report ni Sir Jerry Ramos sa Spin. Napag-usapan ng bahagya yung kung ano ang tatahakin ng Gilas pagkatapos itong Asian Games, pati yung naturalized player na banggit din. Maliwanag po yun, dalawang bagay po yun ha. Yung tatahakin at naturalized player ng Gilas Pilipinas. Bukod dyan, wala na tayong makuhang info kung ano pang napag-usapan. Pero base po dyan, nakatutok sila ngayon sa magiging pagsagupa ng Gilas sa iba't ibang bansa para po sa nalalapit na Olympic qualifying tournament na posibleng ganapin sa June or July ng 2024 at sa FIBA Asia Cup ngayong paparating na Pebrero 2024. Sa naturalized player, medyo malalim din kasi kung hindi maganda ang hatol kay Justin, baka wala po siya dyan, di ba? Baka iba na ang kuhanin nila para po dito sa Gilas Pilipinas. So sana magkaroon ng magandang hatol dito kay Justin Brownlee. At dahil napag-usapan ng Gilas Pilipinas, kaakibat po niya ng pangalan ni Coach Tim Cone, bunga ng kanyang matagumpay na kampanya sa Asian Games. Kung sakaling si Coach Tim muli ang napipisil para pangunahan ng kuponan, ano ang kanyang magiging sagot sa issue na yan? Ito po si Coach Tim sa report ni Richard D. ng The Manila Times. Sa puntong ito kasi, wala talaga akong sagot at wala pa rin tanong sa akin.
Kaya hindi ito ang sagot na kailangan kong ibigay ngayon. Grabe, no? Nagawa naman namin ang dapat namin gawin at iyon ang trabaho nung mga oras na yon. Pero tapos na trabahong yon. Yung sinasabi niya kasing trabaho is yung Asian Games po yun. Tama naman yon, di ba? Tapos na po siya doon. Nakuha nila ang lahat ng gusto nilang kuhanin doon at ngayon, kailangan ng isang matikas na magtitimon sa kuponan matapos ang Asian Games kaya hindi pwedeng maiwan ang kanyang pangalan para sa Gilas Pilipinas na sasabak sa Olympic Qualifying Tournament at FIBA Asia Cup Qualifiers sa susunod po na taon. Obviously, wala pa siyang pasya tungkol dyan. At siguro maiintindihan natin yon kasi nakapokus po siya ngayon sa Ginebra kung saan kumuha sila ng kapalit ni Justin Brownlee sa katauhan ni Tony Bishop. Medyo nakabitin yung mga sagot ni Coach Tim, di ba? Pero ano ba talaga masasabi niya sakaling siyang piliin muli na maging head coach ng Gilas Pilipinas? Ito po si Coach Tim sa report ni Richard D. ng The Manila Times. Medyo sumisikat ako dahil dito pero ang idea kasi isa-isa lang yan. Nakuha na natin ang ginto sa Hangzhou at ngayon, andyan naman ang Ginebra. Sabik na akong bumalik eh at handa na akong pumasok sa Lunes para makaabante. Yun ang focus namin. So mula mismo kay Coach Tim, nakapokus po sila ngayon sa Ginebra. Hindi naman niya sinabing ayaw na niyang magtimon muli sa Gilas, di ba? Pero makikita mo talaga sa kanya yung mga salita niya, yung kasabikan niyang muling pangunahan ng Ginebra para sa 48 season ng PBA. At kung sakaling seryoso ang SBP, si MVP, or maging si RSA, na muli nilang kuhanin or pakiusapan si Coach Tim na pangunahan ng Gilas, sa tingin ko ha, sa tingin ko lang naman, malaki ang posibilidad na mangyari ulit yan. Kasi alam niya na, nasuportado siya ng sambayan ng Pilipino. And isa pa, parang hindi naman siya tumatakbo sa bakbakan. So guys, ano man ang opinion po ninyo, pag-usapan po natin yan sa baba. Maraming salamat.